Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Bilang ni Queenie ang mga sandali, haba naghihintay na dumating ang boss niya. Mag-aalas tres na, pero wala pa rin ang damuhong maharot na yun. Kating-kati na siyang isauli ang sapatos na parang hindi pa man lang niya naiisuot ay nilalagnat na siya sa taas ng presyo. Napatayo siya ng marinig na may tumunog na elevator. Kaagad na humaba ang leg niya sa pagtanaw kung sinong iluluwal niyon. Si Sir! Gumuhit ang kaba sa dibdib niya pagkakita sa gulo-gulo nitong buhok at hindi niya alam kung bakit. Pero bakit parang mas lalo itong pumogi kapag ganoon na hindi masyadong formal ang dating ng amo niya? Nakasunglass pa rin ang lalaki kahit nasa loob na ng building at ang damit ay kandahugot na sa slacks. Mali-mali ang pagkakabotones ng damit ni LM. Halatang galing na naman sa babae ang lalaking ito. Hindi kaya matuyuan na ng similya ang boss niya sa sobrang landi. May babae kagabi, may babae kanina, may babae pa kani-kanina lang, at baka may babae na naman mamaya. 3 times a day, kung tumira ng babae ang boss niya. Sus, Ginoo, grabe ang kamandag ng impakto. He's so cool while walking. Parang model na naglalakad sa stage at nagpa-fashion show. Parang iminomodel ang suot ng mamahaling long sleeve, slacks, at sapatos. Tila walang pakialam kung hugot-hugot man ang laylayan ng damit nito sa pagkakatak-in. Bagay naman dito yun kung tutuusin. Rag, bossing ang dating nito. He's more fashionista and not old-fashioned. I told you, babalik ako bago dumating si Papa. Believe ka na may virgin secretary? Ngumisi na naman ang damuho na ikinapula ng pisngi niya dahil sa pagtawag na naman sa kanya nito ng virgin. Kailangan ba nitong ipagduldulan talaga sa mukha niya na wala pa siyang experience? Na para bang sa mga patutsada nito ay parang iniinsulto pa siya dahil virgin siya? Bastos lang din talaga. Kanino ba nagmanang isang to at parang lahat yata nakabulastugan, kahanginan, kabastusan, at kamanyakan ay sinalo ng lahat pati ang para sa ibang tao na inagaw pa? Kaya umaapaw na sa pagkatao nito ang mga ugaling yun at hindi na magawang maitago pa. Well, sa isang sulok ng pagkatao ay mabait at hindi naman ito kuripot. May isang salita din. Kasi nung pangakuan siyang ihahire bilang secretary, eh biglang tinanggap naman siya. Kanina, sabi ay babalik bago mag-alas tres, nandito na naman nga ngayon. Good! Anya sa isip. Pwede po ba tayo mag-usap, sir? Seryosong tanong niya. Nalayasan siya nito tuloy-tuloy sa pinto ng sariling opisina. Remove that eyeglasses again before you enter my office. Paalala na naman ito kaya mabilis nang tinanggal iyon at dinampot ang paper bag ng sapatos. Sumunod kagad siya papasok. Sesermonan mo na naman ang boss mo? Tanong nito at tinanggal ang sunglass saka isinalya sa mesa nang walang kaingat-ingat. Hay, ang boss ko talaga. Paano kung masira yung sunglass? Alam niyang hindi biro ang halaga nun, pero ang lalaki ay parang walang pakialam sa mga bagay-bagay. At ano nga ba naman pakialam niya, eh hindi naman siyang bumili ng bagay na yun. Ang concern niya ay ang LV shoes na bitbit niya. Naupo iyon sa silya at tiningnan na naman siya. Inilapag niya sa mesa nito ang sapatos. Dumako ang mga mata roon ni LM. Walang duda na napakatayog nito. Dalhin ba naman ang LV sa sarili nitong mall? The shoes arrived. Did you like it? Nakabungis-ngis na tanong nito. Umiling siya, kaya nagsalubong ang mga kilay nito at napalis ang ngiti. Of all the things I don't like is when somebody says no to. Simula nito sa parang inis na tono, kaya pinigil niya sa pamamagitan ng pagtaas niya ng isang kamay. Hep! Ako muna po, sir. Una po sa lahat. Salamat po. Pero hindi ko po matatanggap ito kahit pa magalit kayo. Sobrang mahal po kasi, sir. At hindi ko po mababayaran ito.
Nagtatrabaho po ako para sa pamilya ko. And if it just so happened that you miscalculated the price of these Elbe shoes, I guess I have to remind you that this costs 550,000 pesos. Paliwanag niya na kinataas ang balikat nito. And so? Parang baliwalang tanong nito. Ibibigay ba talaga nito sa kanyang sapatos na ganoong kamahal? Sira na yata talaga ang ulo ni LM. Anong and so? Tanong din niya. What's the point? I didn't miscalculate it. I knew the price and so what's the point? Relax na relax pa rin ito pero seryoso ang tabas na mukha. And so the point is, I don't deserve it. Tanging sagot niya. Lumabi ang binata sa pagkarinig sa kanya. And who deserves it? The trash bin? Anito kaya napatitig siya sa mga mata ng kausap. His eyes squinted. Isusuot mo ba? O ipa-fire kita? Formal na tanong nito. Naikinapako niya sa kinatatayuan. Napatingin siya sa bag. Hindi talaga kaya ng prinsipyo niya ang ganoon. Baka na lang kung ano sabihin nito sa kanya kapag kinuha niya yun. Ang mas malala ay sabihin nito na mapagsamantala siya. Gusto niya magkapera at makabili ng gamit sa sarili niyang paraan. Pagdating ng tamang panahon na may ipon na siya, hindi yung ibibigay ng boss niya kahit wala pa man lang siyang trabaho na sisimulan. Baka nga galante lang ito. Pero sa tulad niyang babae, na may pinanghahawakan na prinsipyo, dahil yun na lang ang meron siya. Hindi niya basta-basta matatanggap ang ganoong kamahal na bagay na hindi niya alam kung may kapalit. Natatakot ka ba na may kapalit yan? Parang galit na ang mukha nito nang tingnan niya. Hindi siya nakaimik. Wala naman yun sa isip niya pero posible ba na meron? I told you I don't like virgin. Sabi lang nito na kinayoko niya. Parang napahiya pa siya dahil sa sinabi nito. Harap-harapan na siyang nire-reject ng lalaki. Parang gusto niyang maiyak sa hindi niya maintindihan na dahilan. Kung sa iba ay hinahabol ng lalaki ang mga berhen, ito naman ay isinusuka. I hate to say that, but you forced me. Now, if you won't wear it, you're fired. Matigas na saad nito. Ano? Napasagot siya nang wala sa panahon. Ang unfair niyo naman po, sir. Dahil lang sa hindi ko pagsusuot ng sapatos, ipalalayasin niyo po ako talisan ng trabaho. Aba naman po, sir. Maghunas-dili naman po kayo. Mas paho ang pangangailangan ko kesa sa mahal na presyo ng sapatos ninyo. Hindi naman ho pwedeng katimbang ng buhay ng buong pamilya ko ang sapatos niyo. Paliwanag niya tala sa kadaldala niya ay hindi na niya namalayan na hindi na lang silang dalawa ang tao sa loob ng opisina at nakikinig habang nanonood sa kanila. Tumayo ang binata mula sa kinauupuan at marahas na naglakad papunta sa kanya. Padabog nitong binuksan ang paper bag at inilabas ang sapatos na ubod ng taas. Now, wear it. If you love your job, wear it. Because if you're not, I'll repeat it. You're fired. Gigil na sambit nito sa kanya. Nanubig ang mga mata niya sa inis. Oo na nga po, isusuot ko na nga po, huwag niyo lang po akong tanggalan ng trabaho. Dahil sa sapatos na yan? Parang kumalma na rin siya at hindi na nagawa makipagtitigan sa binata na hindi maipinta mukha. Good! Now, wear it. Anito at iniabot sa kanya ang sapatos. Buisit na sapatos. Pahamak sa buhay niya kung bakit naman kasi ubod ng mahal. Ahem! Napatingin siya sa may pintuan nang may tumikhim na boses ng isang lalaki. Napakorap siya nang makita ang isang may edad na lalaki na parang anghel ang itsura. Si President Romano Javier. Gwapong-gwapo pa rin ito kahit na may edad na. Kagad siyang napapormal ng tindig lalo na nang mapansin din niya na hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang magandang asawa na medyo hindi pa katandaan. Nginitian siya ng babae at sininyasan na isuot ang letseng sapatos na parang ibig sabihin ng mga sanyas ay huwag na siyang humindi. Hindi niya alam pero nakuha niya kaagad iyon kaya tumango siya. Tinamaan siya ng hiya dahil mukhang narinig pa ng mga iyon ang pakikipagmangayan niya kay LM. Wear those shoes now, sweetheart. Hindi mo gugustuhin na tumanggi sa isang yan. Pipilipitin niya ng leeg mo. Pangiti-ngiti na sabi ng dating presidente. Nahawakan niya ang sariling leeg. Huwag mo naman siyang takutin. Naiinis na saway ng babae sa asawa. Just kidding. Dugtong nun at tumawa pa ng sikuhin ng asawa.
wala palang ipinagkaiba ang anak sa ama kahit sa paraan ng pagtawa. Parang pag-aari ng dalawa ang mundo. Yumuko siya at keming ngumiti. Sa labas ko na lang po isusuot. Sorry po. Magalang na sabi niya sa mga iyon na parang lalong ikinakunot ng noon ni LM. Nakatitig ito sa mukha niya habang nakapamaywang at ang yabang ng dating. Bakit sa kanila ang galang mo? Sa akin ang sungit. Sino ba ang boss? Ikaw o ako? Parang batang tanong na naman ito. Tiningala niya ang binata. Ikaw po sir. Kaso wala po sa isip yung pagiging sir. Salamat po sa sapatos. Ididak nyo na lang po sa sweldo ko. 10 pesos po monthly. Aniya, na kinatawa nito ng gusto pero wala siyang pakialam. Nilayasan niya si LM na parang baliw na tumatawa. Nagbago ka agad ang mood ng walang ya. Yumuko pa siya ulit nang tumapat siya sa mag-asawang totoong may-ari ng kumpanya. Papasensya na po. Makulit po kasi si Sir LM. Aniya, sa katuluyang lumabas na nga ng kwartong yun. Napasandal siya sa pinto ng mailapat niya yun. Para siyang ibibigti ng patiwarik. Ang lakas ng loob niyang makipagbangayan. Yun pala ay nasa harap na nila ang magulang ng boss niya. Ay naku, Queenie! Kutos niya sa sariling noo. Papalis na siya sa pagkakasandal nang biglang bumukas ang pinto na yun. Ay! Tili niya na matumba siya patalikod. Napapikit siya ng mariin dahil alam niyang babagsak siya. Nayakap niya sa dibdib ang mga sapatos na bitbit. Sus ko po! Maagap, nasalo ni Elam sa kanya kaya hindi sahig ang sumalo sa katawan niya. Hi! She felt relieved. Napamulat siya kaagad at mukha ni LM ang tumambad sa mga mata niya, particularly his seductive green eyes. Okay ka lang ba, iha? Tanong ng ina nito sa kanya, kaya mabilis siyang kumawala sa pagkakasalo ng amon niya. Pumormal ang dalaga at inayos ang sarili. Pero parang hindi niya maitikal ang mga mata sa binata. Napasimpleng umiti sa kanya nang nakakaakit at pasimple rin na itinaas baba ang isang kilay. Natataranta nga siya. Dinagdagan pa ng maharot na amon niya. Pilit niyang tiningnan ang ina nito. Opo. Pasensya na po ma'am. Excuse me po. Nginitian niya iyon pati na rin ang dating presidente ng kumpanya bago siya naglakad patungo sa desk niya. Ay, nakaka-stress. Lalabas kami sweetheart. Anang may edad na lalaki sa kanya kaya napangat siya ng tingin. Ang pogi ng ama ni Sir pala talaga. Sige po. Wala na pong schedule si Sir LM, kaya pwede na po siyang lumabas. She sounded like she's giving her boss the permission to go out with his parents. Babawiin niya sana ang mga sinabi kaya lang ay huli na. Tumangutang mo si Romano Miguel. Strict secretary ha? Nakangiting baling niyon sa anak na lalaki na kagad namang dinugtungan ang salita ng ina nito. I like it. Do that more often, dear. May permiso ka. Malaki ang ngiti ng ina nitong si Diane sa kanya, kaya parang gumaan ang loob niya. Grabe, ang bait nila parehas. Kaagad na humakbang pali si LM. Oh please, I'm the boss, mama. Ani yun at nilayasan ang mga magulang. She hid her smile when LM's parents just followed him. Kumaway pa sa kanya ang ina nito, kaya keming kumaway din siya. Salamat, umalis na. Nakaka-stress ang presence ng lahat ng mga iyon sa kanya. Para siyang mauubusan ng hininga, lalo na nang saluhin siya ng amo niyang walang kahilig-hilig sa babae. Sa kabaligtaran, kanina pa napapansin ni LM ang isang babae na patingin-tingin sa kanya habang kumakain sila sa isang tagong floating restaurant. For sure, may kalalagyan ng babae sa kanya mamayang gabi dahil sa mga titigno na mapangakit. The woman is seducing him. Kanina pa niya yun pinagmamasdan, kaya wala sa mga magulang niya ang atensyon niya kundi nasa babae. I like your new secretary, son. Ang salitang yun ng mama niya ang nakaagaw ng pansin niya ng tenga niya rather dahil ang mata niya ay nakafocus pa din sa babae. She's so sassy, ma'am. Sagot lang niya. That's why your mama loves her. Pareha silang madaldal. Biro ng papa niya na kaagad tumawa pagkasabi noon. Piko na naman kaagad ang mama niya. Niloloko mo ba ako, Romano Miguel? Masungit na tanong kaagad noon
Kaya napakamot sa ulo si Papa. I love you, his father just simply said. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!